Magandang gabi po mga kabayani, mga kampi. Kumusta po kayong lahat dyan, no? At na-miss nyo ba ako? Kasi mayroon po tayong gap na isang linggo, no? Alam niyo kung bakit? Kasi po tayo po ay nagpunta sa Salt Lake City sa Utah, no? Eh magkaiba po yung time zone, no? At dahil dyan ay mukhang nalito ang ating ginagamit na mga gadget, no? So hindi makapag upload na mga videos at mga ano, so sabi ko nga technical problem. Anyway, yun ang pag-uusapan natin ngayon, no? Ito pong ating pagpunta sa Salt Lake City, Utah, sapagkat napakahalaga po ng ating nadatnan doon, no? Napakaraming mga tao, gathering ng of people focusing po on family history research, no? Kaya ngayong araw na to, ngayong gabi na to, ay magandang mapag-usapan natin ang tungkol diyan na kasama natin ang isang kaibigan sa industriya ng pagsasaliksik, no, na bahagi, no, ng family search, no. Pero bago 'yan, pag-usapan muna natin, ano ba yung bukod dun sa Salt Lake, no? Ano ba yung mga ginawa natin? Actually po, pagkatapos, no, pagkagaling natin sa Estados Unidos ay tayo po ay actually kahapon lang, no, tayo po ay umattend, no, ng isang programa ng LGU training diyan sa San Fernando, Pampanga. Shout out po kay Mayor Vilma, no, sapagkat sila po ang nag-host, no, ng ating LGU training diyan ng NHCP, at nagkaroon po ng press con, no, at nakasama po natin diyan si Executive Director Carminda Arevalo, at ipinaliwanag ang mga programa ng ating opisina, no? At marami pong mga tanong, pero maliwanag naman at talagang maraming interesado, lalo-lalo na, no, yung mga sa LGU, sa tourism office, no? Yung mga cultural workers, no? Marami po silang mga tanong sapagkat ang ating pong ahensya ay napakalawak ng sakop, no? Nandiyan na nga yung commemoration, nandiyan yung teacher training, nandiyan pa rin yung mga pagpapangalan ng mga bayan-bayan, saka yung mga heritage program, no? So, ang dami po. Kaya ang laki ng natututunan pagdating sa bagay na yan, no? So, pagkatapos niyan, tayo po ay bumisita sa office ng mayor, no? Makabebe, Pampanga, Municipality of Makabebe, at pinag-usapan naman dyan yung paghahanda, no? Sapagkat may magaganap na installation and unveiling ng marker, no? Antabayanan po natin yan sapagkat bihira-bihira yung ano, no, yung itong ganitong klase ng pagkakataon na may isang market na related sa 125, no, at lilinawin ng mga bagay-bagay, no. So yan po yung ating mga pinuntahan, no, at bukod diyan ay meron pang iba, pero ang pinaka malaki at pinakamahaba nating ginawa nung tayo po ay nasa Estados Unidos, no, at yan po yung pag-uusapan natin. Basically po, alam natin, no, na ang pamilya, no, ay ang basic unit ng ating lipunan, at dito sa Pilipinas, ang laki talaga ng role ng pamilya sa paghubog ng ating kasaysayan, no. Kaya nga dito nga sa Cavite, sabi nila, yung tatawag na Cavitismo, pamilya daw 'yan, no. Sa pag-aaral ni Dr. Isagani Medina, ang tawag nga diyan ay pagkakakawing-kawing, no, ng mga pamilya sa kanilang pagdedesisyon noong panahon ng himagsikan, no. Anong ginawa ni Dr. Isagani Medina? Tinrace niya, no. Inugat niya yung iba't ibang pamilya, yung sa halimbawa yung mag-asawa, sino mga ninong at ninang, yung asawa kapatid, sino na pangasawa, mga ganyan, no. So ito na yung tinatawag nating family tree, no. Pero ang problema po natin diyan, mga kabayani, mga kampi, hindi po lahat ng data na yan ay available sa publiko, sapagkat noong unang panahon, pupunta ka sa, siyempre, sa simbahan, nandiyan ang parish records, no. Nandiyan ang baptismal record, nandiyan ang yung marriage record, nandiyan din yung death record, no. Natatanda ko pa nung tayo po ay nag-research, no, diyan sa bayan ng Silang, no. Nahawakan pa natin talaga yung mga original, eh, no. Hitik na hitik sa data yung tinatawag nating marriage record, no. Kasi nandiyan yung ninong at ninang, nandiyan yung mga magulang nung bride, magulang nung nung husband, no. Tapos nandiyan, at kung kanino isinusunod yung yung sa baptismal naman, kung kanino isinusunod yung pangalan ng pinanganak, minsan hindi sa magulang, minsan sa ninong isinusunod, o sa ninang, ano, ganyan. At sa defunciones o yung death records, makikita natin yung dahilan ng mga pagkakamatay. So
ang dami pong data niyan tungkol sa kasaysayan. Kaya yung pag-aaral ng ng mga data, yung mga parish records, no, na pampamilya ay nagiging source, no, ng information sa paghubog ng ating pambansang kasaysayan. Pero ang problema, naluluma ang dokumento, no. Pero mabuti na lamang ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay nagkaroon ng programa para yan po ay idokumento, no, i-preserve sa pamamagitan ng nung unang panahon microfilm, eh. Kaya mamaya pag yan ang pag-uusapan natin dahil ang atin pong guest na kabayani ngayon ay involved diyan sa tinatawag na family search, no. Pero bago ang lahat, batiin natin yung mga nanonood ngayon. Merong mga ano, eh, may mga nanonood si Jomar Encila, no. Magandang gabi daw po sa ating sa ating guest ngayong gabi. Magandang gabi, Jomar, no. Then si Jesse Calling, no. Magandang gabi. Jess, nakita kami nung kahapon, no, sa ating LGU training. Si Ma'am Pilar, no. Magandang gabi po sa inyo, dyan, sa mga tig-Antipolo, no. From UST, no. Magandang gabi po Dr. Archie Reso, sa ating chairman ng Department of History sa UST, no. Jay Salvador, no, sa lahat po ng sumusubaybay, magandang gabi po. Rigoberto Ferdinand Torres Lagumbay, magandang gabi po, no. Brother siya, no. Rodora Agustin, magandang gabi po. Watching from Iloilo, Neryo Kahiling Luhan, no. Angela Esteban Virey, kasama din natin 'yan sa ating kabayani, no, at mula Isabela, no. Of course si Sir Alec, no, ng ating comms team, no, NHCP, pero tiga Bacorian, no. Si Luke Alvin Ryan, Cherry Cuevas, no. Good evening po, ma'am, no. Ang ating planning officer na silang, no, kasama rin natin, no. Si Ma'am Neri, siyempre, ng Cavite Study Center. Magandang gabi po. Ayan, Glad Eyes Pineda. Magandang gabi po. So, sila lang po yung mga nagko-comment, pero actually, marami na po nanonood sa atin dahil from Pampanga History Department, student of Malacat City College. Magandang gabi po. So, yan po yung mga nag-comment, pero marami pa yan sigurado magko-comment, no? Pero tayo po ay napapanood sa YouTube, ating YouTube, CICTV YouTube channel, at sa ating Facebook page. Pero pwede niyo pong i-share yan para lahat po ay makapag-participate. Kung meron po kayong mga tanong, pwede niyo pong sumulat dyan sa comment section natin at pilitin po natin masagot ang inyong katanungan. Okay po, no? So pag-usapan na po natin yung ating topic at ang tinutukoy po natin siyempre ang ang ating episode guest ngayong gabi nito ay walang iba kundi si Mr. Felvir Dieta Ordinario. Siya po ay field officer ng Family Search. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi, Doc Manny, at sa inyong mga taga-panood. Taga-subaybay. Ayan, no? Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa atin upang maging guest po sa inyong show. Alam nyo, maliit na bagay lang po itong guest natin, pero mag-guest ko sa inyo, pero sa totoo lang, ang dami po ang naghihintay sa ganitong topic, no? First time po kasi nating ma-highlight itong family history research, lalong-lalo na sa inisiyatibo ng The Church of Christ of Latter-day Saints. Kasi talagang ako po ay humahanga, no? Dahil sa siguro kung walang preservation of documents through microfilm noong unang panahon, no? Ngayon digital na tayo, eh, no? Ano kaya ang mangyayari doon sa ating mga walang backup, no? Lagi ko nang sinasabi, pag oras na wala ang dokumento, nasira yan, hindi na mabasa, mawala na totally, isipin niyo merong nawalang part ng ating kasaysayan, no? At kaya napakalaking bagay niyan. Pero anyway, sir, paano ba kayo tika saan po ba kayo dito sa Pilipinas? Doc Manny, ako po ay taga Quezon City. Northern part ng Quezon City. Laking Metro Manila na po ako, pero ang aking mga magulang ay parehong Ilonggo o taga Western Visayas po ang aking roots. Mm-hmm. Pero kayo po ba ay talagang nasa linya niyo yung history or nagkataon lamang na nagtrabaho kayo sa Family Search?
Dumating po sa isang punto na gusto ko po talagang tahakin yung landas ng family history. No, lumaki po akong mahilig sa kasaysayan. Isa sa mga strongest subject natin yun nung elementary at high school. Pero yung focus po mismo sa family history, ito po ay masasabi kong nagsimula ng mga taong 2004, nung ako po ay malapit na pong umuwi mula sa full-time mission sa simbahan namin. Doon ko po na napagtanto na gusto ko yung linya ng family history. Kaya pag-uwi ko po, nung pagkapatuloy ko ng aking pag-aral sa kolehiyo, kumuha po ako ng kurso na palagay ko po eh maglalapit sa akin doon sa karerang yon, sa career po na yon. Alam mo, napakahirap na. Unang-una, ilan lang ang pwedeng gumawa niya. No? Kaya nga, sabi nga yung tinatawag na streaming, no? O kaya naman yung democratization of materials, no? Para lahat ay magkaroon ng access, no? Sapagkat maski na ako nung napakahirap, kailangan ng skill eh, no? Lalo-lalo na kung habang umaatras ka, patas ng paatras, nag-iiba na yung handwriting, no? Nag-iiba na yung yung papel, 'di ba? So, ang daming mga challenges. Kaya isang katulad din yung mag-focus sa ganito ay napakalaking bagay. Actually, lagi ko sinasabi yan sa sa lahat na nakakausap ko. Ilan ba? No? Ilan ba sa Pilipinas ang marunong ng ganito? Halimbawa, about mag-research ng area na ganito. Alam mo, sa totoo lang po mga kabayani, mga kampi, mabibilang ninyo sa kamay ninyo, sa daliri ninyo, kung ilan talaga yung mga experts. Kaya nga pag sinabi, halimbawa, yung expert on population demography of history, halimbawa, si Peter Sinos, kilala natin, Dan Deppers, puro mga Amerikano pa yan. Yung mga Pilipino, ilan? Halimbawa, si ang ating kaibigan is Dr. Francis Gialogo. Isa yan. Pagkatapos niya, sino pa? So, bilang na bilang sa daliri, isipin niyo, napakahalaga ng angulo na ito, no, sa ating pag-aaral ng kasaysayan. Marami sa atin naka-focus sa mga national narrative, no? Pero ito ay isa pa ring malaking bagay. Maganda paki-introduce nga po sa amin. Ano po ba itong family search? Sige po, maraming salamat, Doc Manny. Ang family search po o yung organization kung saan ako nagtatrabaho bilang field relations manager, ito po yung pinakamalaking genealogical organization sa buong mundo. Mm-hmm. Ang family search po ay nagsimula noong 1894 pa, so 130 years na. Wow. Nagsimula po ito bilang, opo, nagsimula ito bilang Genealogical Society of Utah. Mm-hmm. At ito po ay itinatag noong 1894 sa Salt Lake City, Utah. So, nagsimula mm-hmm. po ito bilang organization lang na nangongolekta ng mga materials patungkol po sa family history. At mm-hmm. Nagsimula sila sa mga libro, mga manuscripts, mga diaries, hanggang mm-hmm. sa unti-unti pong lumawak yung saklaw. Teknolohiya na gamit po ng Genealogical Society of Utah. Noong 1938, siya po ay isa sa mga pioneers ng paggamit ng microfilm as means ng preservation sa buong mundo. Apo, noong 1938. At mula noon hanggang sa mga panahon na huling ginamit yung microfilm, patuloy pong dinevelop ng family search yung technology na microfilm capture. Bago po ito totally nag-switch sa digital capture noong 2008. Actually nga po, hindi pa ako nakagamit ng digital eh. Ang naalala ko parang ginamit ko noon. Kasi po mga kabayani, mga kampi, no? Tayo researcher, no? So nagpunta tayo sa diyan sa White Plains, no? Merong family history center diyan eh. At tanda ko pa, iba kasi yung microfilm ninyo sa Family History Center saka diyan sa National Library. No, sa National Library ang equipment nakatapat sa iyo, nakaganoon, no? Naka parang TV, ikot-ikot. Apo. Sa inyo po sa Family History Center, ang lente nasa taas tapos ipinoproject niya sa ibaba. So at maski nga po noong mga panahon na yun, ako po ay nagugulat. Kasi bakit kayo merong ganoon? Ano na halimbawa mga church records, no?
pero may kopya po ang ano no, ang Family History Center. Ano po ba ang rasyonale nito? Bakit po naging ganun ang magagawain po? Opo. So nag-uugat po itong pangongolekta namin ng mga records sa isa sa mga primary beliefs ng sponsor ng Family Search na walang iba kundi yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So ito po, ang Family Search ay fully funded ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at isa sa mga core beliefs namin ay patungkol po sa pamilya, na ang pamilya po ay pinakamahalaga na unit, ika nga, ng society nga, at itinalaga ito bilang bahagi po ng ating pagkatao dito sa lupa. At naniniwala po kami na dahil mahalaga yung pamilya, hindi lang yung immediate family, kailangan po nating makilala yung ating mga ninuno, at kailangan din nating itala o tayo'y magsulat ng ating history para naman po sa ating mga descendants o mga angkan sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan po nito, magpapatuloy po kung anong mga paniniwala, mabuting paniniwala, at kasama na po doon yung mga religious beliefs at mga spiritual na paniniwala. Mapagpapatuloy po ito sa mga susunod na henerasyon. Bukod pa po doon, kami po ay naniniwala na sa pamamagitan po namin, magkakaroon po ng pagkakataon ang aming mga ninuno na matanggap din ang mga sagradong ceremonies, ceremonya sa aming mga templo na tinatayo sa iba't ibang parte ng mundo. So, pinananalangin namin sila, pero mas malalim po doon, no? Ginagamit ko lang po yung term na ipinanalangin, pero para po maintindihan na nakararami, ipinananalangin po namin ang aming mga ninuno at gumagawa kami ng mga ritual, ceremonies in behalf of them sa aming pong mga templo. Therefore, dito po nag-uugat yung dahilan kung bakit kami nangongolekta at na nagpe-preserve ng mga records para magkaroon po kami ng pagkakataon na masaliksik ang aming mga ninuno hanggang sa kaya namin. At ito pong prosesyong ito, by and by, sinaklaw na rin po namin ang serbisyong ito. Sinaklaw na rin po namin ang publiko. Dahil alam nga po namin na hindi lang naman miyembro ng aming simbahan yung may interest sa pananaliksik sa family history. Naging available po itong mga services na ito at mga records na ito sa aming mga Family History Center sa publiko. Basta hanggang ngayon, ang mga records po na ito ay hanggat maaari po binibigyan po namin ng access ang publiko sa saklaw po ng mga batas na nag-govern at mga kontratang nag-govern sa preservation efforts po na ito. So, sa Pilipinas, nagsimula po kaming mag-capture, mag-preserve ng mga records primarily sa Catholic Church noong 1973. Pinanganak ako. So, last year, nag-celebrate po kami ng 50th year ng pag-microfilm. At masaya po kami na sa in the span of 50 years, kami po ay nakapag-gawa ng pag-generate kami at nakapag-preserve ng mahigit 50,000 rolls of microfilm. Kung ita-translate po natin to sa images or mga picture, ito po ay around 150 million images. Opo, at isang image, isang imahe ng microfilm, nagko-contain po ito ng isa hanggang minsan 200 pangalan. Depende po sa klase ng record po na microfilm. So, yun, mula nung 1973 hanggang ngayon, patuloy po ang pag-preserve namin ng mga records na
na nalalagak po sa ating mga archives, tulad ng National Archives, sa mga parish, ng Catholic Church, at ng iba pang simbahan, at ng ganun din po ng government, no? We have worked with the National Library, National Archives, and mga local civil registrars ng ating pong mga LGUs para po mapreserba yung mga vital records kasi nandoon po yung mga impormasyon tungkol sa ating mga ninuno. Nako, sir, sa totoo lang, ang pinag-uusapan natin una, worldwide, no? Worldwide. No? At pagkatapos, pagdating sa Pilipinas, heto, lahat ng record sa mga parish records sa Pilipinas. Ngayon, umi-extend na nga sa ano, hindi lang parish records, no? Pero, mga kabayani, mga kampiyan, hindi yan biro-biro lang, ha? Seryoso po yan. Dahil sa, talagang para sakupin mo ang buong mundo, no? At lahat ng dokumento, hindi po birong pondo dyan ang kailangan, no? At talagang ibinubuhos po ng the Church of Christ of Latter-day Saints ang ano, no, ang mga funding para ma-preserve 'tong mga bagay na ito, no? Kasi nga sabi nga ng ating ano, ng ating guest ay mahalaga sa ano, sa ano, no, sa kanila, lalo na sa kanilang paniniwala na ito ay magamit para sa ano, no, para maugat ang ating mga ancestors, no? Pero ngayon, sabi nga natin, hindi mo alam, pamamahin ba tayong dalawa, sir, magkamag-anak pa na tayo, di ba? Mga ganun, di ba? So, kaya kailangan, expand mo na, publiko na, lahat na, no? Kaya, napakalaking, ano po nito, no? Kumbaga, trabaho, no? Pero, ang nakakatuwa po nito, wala pa, sa buong mundo, wala po ako alam na gumawa nito, kundi kayo lang, no? Kayo lang po ang gumawa nito. At talaga pong kapuri-puri yan. Pero, ito pong pinag-uusapan natin, no, ay ito yung record keeping microfilm, no. Ngayon, syempre iba pa rin yung usapan ng pagre-research, no. Kayo po ba, ano po ba ang siguro ano na lang natin, no? Ba siguro kasi magkaiba na eh. Dati kasi microfilm, ngayon digital na, no. Siguro bilang ano, no, ano po ba yung mga ano niyo, ang inyong mga karanasan nung nasa microfilm pa tayo. At ngayon, kung magre-research ka na digital na po, ano po kaya ang, kasi kayo na dyan, eh, no? Ano yung karanasan po ninyo? Na, anong mga simulang panahon po na ako yung nag-research sa family history, kagaya po na nasabi ninyo at naranasan nyo rin, microfilm po ang ginagamit natin. So sa mga hindi po nakakalam, ang microfilm po ay naglalaman. Ang isang roll ng microfilm ay maaaring maglaman ng 1,000 hanggang 2,000 o mahigit pa na mga pahina. No, ginamit siya dahil pwede siyang mag-store ng maraming pahina ng mga records. At nung panahon po na microfilm ang gamit natin, so malalaki po yung equipment na gamit din para basahin yun at kailangan ng dark room. Dahil po kailangan ng ilaw at ng lente para po magamit 'yon. Ganun po yung pananaliksik dati, mano-mano, kinakrang po 'yon, ano, iniikot na handle para mabasa po o para malipat sa mga pahina po na gusto nating basahin. Ang malaking pagkakaiba po nung panahon na 'yon at ngayon na tayo po ay lumipat na sa digital. By the way po, ang Family Search, worldwide, nakapag collecta po tayo ng 2.4 million rolls ng microfilm. At lahat po ito, bawat isa sa mga microfilm na to, ay na-digitize na natin ng Family Search. Kaya po, it's a matter of kung kailan po ito pwedeng ma-publish. Pero lahat po yan, na-digitize na. Opo, ready na po yan hanggang sa panahon na pwede nang mabuksan sa publiko ang bawat isa sa mga records na to. Sa Pilipinas, so meron 50,000 or around 55,000 rolls of microfilm. Lahat din po yun na-digitize na ng Family Search. Ngayon, ang tanong na lang, ilan sa mga to ang available na to the public? So sa ngayon, meron po tayong mga challenges sa pag-access o pagbibigay ng access. At yun po yung pupukan po nating tinatrabaho with the government. Kasi alam po natin na maraming mga challenges with regards to data privacy,
at na kailangan po natin pag-usapan at upuan, katulong na po ang mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng National Historical Commission of the Philippines. We look to you para po magtulung-tulungan po tayo. Simulan natin yung usapan na to kung paano ba natin, sabi nyo nga, madedemocratize ang ating mga records at mga talangkanan para po mas mapagtibay po natin ang ating society sa pamagitan po ng English history research. So, madali na po sa panahon ngayon. Mas madali kaysa sa panahon ng microfilm. Number one po, kung saan may computer at may internet, pwede na po kayo mag-research. Pwede na, no? Grabe. Hindi na kayo kailangan pumunta sa Family History Center o sa mga library or archives. Ibig sabihin po, makakasave ako na ano ng gastos sa pamasahe ko. Pamasahe. Opo. Yung pag si-xerox, karaniwan ganyan, nag-xerox tayo eh. Yung pag-print. Tama po. Download na lang. Opo. Isa po sa mga ino-offer nga namin sa Family Search ay yung mga apps, at isa sa mga apps namin, yung Family Tree. No? Hindi mo na kailangan ng computer, ng PC. Kailangan mo lang ang telepono mo, download mo lang tong app na to, makaka-access ka na sa mga ilang resources po na dati available lang sa Family History Center. Kagaya ng pag-build ng iyong Family Tree. Kasi bago ka manaliksik, kailangan mo muna i-build kung ano yung alam mo. No? Base sa mga sa family knowledge, o sa alam ng mga magulang mo at kung buhay pa lolo at lola mo, kailangan mo silang interviewin bago ka pa pumunta talaga sa microfilm o sa digital images. And number one principle po yan sa pananaliksik sa family history, start from what you know or what your family knows. So yung app po na yon ay libre po namin ino-offer sa publiko para po makapag-build ng family tree ang bawat isa at magtulungan po sa effort na ito. So ano no, yung po bang ano yung halimbawa yung naka-microfilm na dinigitize. So syempre pag-digitize siya, ang lalabas din diyan yung mismong dokumento. Kasi ganun din sa microfilm, dokumento talaga eh, di ba? Halimbawa tama. Yung birth record, yung birth certificate, di ba? Yung birth register, di ba? So ang pag na-convert mo na siya sa digital, siya pa rin yun. Pero ibig sabihin yung access sa kanya iba na, no? Ngayon sir, opo. Ano ang kasi di ba, matan tayo. Yan ang pinag-usapan eh, no? Sa ano doon sa ating parang Congress, ano? Ito po bang mga ito ay naka-index na rin? Kasi minsan tanong diyan sa ano, papunta ka sa National Archives, no? Dokumento kasi mahirapan sila. So naghahanap lagi ng naka-index na ba yan, nakakatalog na ba yan, mga ganun. Ano po ba ang update diyan? 100% po ng ating collection ay nakakatalog. At malaking bahagdan nito ay indexed na rin. O ibig sabihin, nakuha na yung, na-extract na yung importanteng information para makabuo ng family tree. Pero marami pa rin po sa ating mga records ay hindi pa na-index. Ang good news ay ang family search po ay meron mga technologies kagaya ng AI or artificial intelligence para po mabasa ng computer ang isang buong koleksyon na kahit ito ay Espanyol, Chinese, o English, o ano pa mang language, meron po tayong mga dine-develop na mga software at isa na po doon yung artificial intelligence para po mabasa itong mga dokumentong ito. At later on, ma-index dahil po pag na-transcribe mo na yan, it's a matter of kukunin mo na yung mga importanteng bahagi ng transcript na yon para makabuo again ng family tree. At yun po yung method ng indexing ng family search moving forward. So matagal po na panahon, naka-rely po kami sa mga volunteers o sa mga tao na nagbibigay po ng kanilang oras para i-index po isa-isa yung mga dokumentong ito. Pero na dahil nga po nabiyayaan tayo ng mga resources at ng technology upang magawa ito sa lalong madaling panahon. In-implement na po natin ito at ini-implement natin ito paunti-unti sa ating pong mga record. So, yun po, mahabang sagot sa tanong po ninyo. Hindi pa po lahat index.
Apo. Pero malaking bahagdan na po ang index. Maraming records na po ang index. Actually nga po, yung isa, sa tingin ko, ako, ano eh, no, yan yung papanahon ko dun sa, ano, dun sa record keeping eh. Yung access eh. No? Una, dokumento lang, per se, ito ngayon, microfilm. Tapos ngayon, heto, yung digitized, no. Ngayon, sinasabi natin na digitized index, no, catalog, no. Ngayon, merong pang isa, which is the use of AI, no. Na, kasi maski na yan ay naka ano no na naka microfilm o na na-access mo siya sa digitized, kung hindi ka naman marunong mag ano basa ng ano no handwriting nung mga 19th century 17th century 18 even na 16th century hindi mo rin po mababasa. Pero sabi nga ng ating kabayani ngayong gabi ay through the use of AI abay pwede na maka-develop na software na imagine that no na yung handwriting na yun ibabasahin na lang ng ano ng computer at ibibigay na lang sa inyo ng heto abay ang laki ng save na time po no no isipin niyo hindi mo na kailangan mag-aral sa isang universidad para ano pag-aaralan mo na lang kung paano pumindot ano di ba ngayon no kaya yan po yung mga ano no mga revolutionary ano no kaya ito nanonood sa atin ang number one researcher sa Pilipinas eh si ano si Ma'am Rose Marie Mendoza belated happy birthday po ma'am at yan po ay talagang kumbaga si Ma'am Rose ay sanay na sanay yan doon sa talagang hands-on research kasi nakakasama natin yan pero ngayon dahil ino-open na nga sa publiko itong lalo na pag na-open na yung mga software ng AI, nako eh baka mawala na kami ng trabaho niyan. Pero ang maganda diyan, tama nga kayo, democratizing, no, ma-access ang lahat ng mga dokumento, no? Tingnan natin mga nanonood sa atin, merong mga nagko-comment eh. Ito si Ryan, no? Si Ryan Tan, watching from South Korea, totoo ba ito? Alvin Lorena, from Malaybalay, Bukidnon. Magandang gabi po. Of course, Rose Mendoza, magandang gabi po. Then, Mark Robert Casillo, thank you so much, Family Search. I was able to craft and reconstruct my family tree up to the 9th generation. Up to the 9th generation, ano pag-uusapan natin dyan? Anong ano na yan? Anong century na yan? Umabot na ba yan ng 17th century, pag ganyan, or more? Ang parang roughly po kasi ang isang daang taon ay apat na henerasyon eh. So, ganoon. Lumalabas ito so, mga 1700s. Wow. Layo nun ha. Ito, nanonood pa sa atin, Orpilia, maganda, Alaminos at Mayambang Pangasinan. No, si Dayan nanonood ngayon, no, ang ating librarian ng NHCP. Magandang gabi, Dayan, no? Ito, maganda po ang kanyang comment. Ang karanasan ko sa LDR, napaka-accommodating nila at willing na tumulong kahit di kanila ka-member. No? Actually, LDS po siguro ang ibig niya sabihin. Ano? LDS. So LDR, long distance relationship. Yung LDR natin, pag meron na tayo, ano? Ngayon nga, yung ating digital, pwede na yan. No? Pero dati hands-on talaga tayo. Si, ito, magaling sa ano, si Sir Daniel Anciano. No? Magaling yan sa mga online kaya oras na inyo pong na-i-upload na yan itong mga ito with access talagang sa tingin ko marami pong pakinabang no tumutunghay sa sanga ng Parlan Lusod ng Tadiyat Bayan ng Pateros no Sir Ferdy no Luis Florante visit kasama ko po si Luis ayan kasama niya meron pa rito si ano no Jesse, nasaan matuntun ko ang ninuno ng amin namin, no? Baka mamaya may revolutionary pala kami sa angkan. Talaga pwede nyo makita po yun, eh. Ako ngayon, nahanap ko, baka yung Franco ko, Domingo Franco, eh. O baka nangangarap lang ako, di ba? Ang Domingo Franco po ay isang mga leading member ng La Liga Filipina, no? Tito Valderrama, no? Dito, yeah, from Taguig Heritage Society. So, sir, ano no, talagang napakalaking ano no, napakalaking role no. At talagang saludo tayo diyan, kapuro-puri ang ginagawang pagpupondo ng The Church of Christ of Latter-day Saints dito sa ganitong record keeping no, preservation of documents. Kasi kung wala 'yan at biglang may mangyaring sakura, halimbawa nalubog sa baha,
o kaya nung bigla namang nasunog ang record, eh wala na po tayong mahabol, no? Samantalang ngayon ay ano na, ano po ang nangyayari dun sa ating mga ano, mga microfilm, kasi syempre nag-migrate na tayo sa digital format. Ano po ang ginawa natin dun sa mga microfilm, sir? Ang master copies po natin ng mga microfilm ay patuloy pong nakalagak sa tinatawag na Granite Mountain Records Vault. Ito po ay bundok na gawa sa granite na binutas at doon po nakastore yung ating 2.4 million rolls ng microfilm. So safe po yun doon sa kahit anumang kahit anumang sakuna, no, even nuclear blast. Ginawa po yun para to withstand the test of time. So talagang ano, no, kumbaga ang even ang future generation, no, pwede talaga siyang makinabang, no, maipapasa talaga, no. Kumbaga tayo ay meron tayo ano eh. Ang buhay natin eh, for lifespan natin meron lamang, pero yun tuloy-tuloy, ano. Yun po talaga ang goal, na maipasa itong mga kaalaman na ito, impormasyon na ito, at kung ano mang mabuo nating mga family trees at mga kwento, mga narratives, maipasa ito sa mga susunod na henerasyon upang makatulong po sa kanila sa anumang paraan. Sir, meron na po sa atin si Brett Holbert. Ronyo Lasa, visit roostech.org to watch webinars on how to research your Filipino family history. Sa ano po itong Roostech? Kasi ito ang parang parang host, no, ng ating family. Pakipaliwanag po. Tama po. So ang Family Search, meron pong event na tinatawag, yearly po ito, no, na tinatawag na Roostech. So ang Roostech po ay parang expo. Sabihin na nating expo ng mga produktong pang family history. At over the years, naging plataforma din po ito ng mga libreng training, seminars, at libreng mga talks at lessons patungkol po sa iba't ibang aspeto ng family history all over the world, no? May mga specialty po, di ba? May mga nagsasaliksik ng German o ng English, British ancestry. May mga resources po na sa Roostech lamang ginagawa o pinipresenta. So ito po ay naging platform for learning kung gusto po ninyong matuto about family history. Ang ating pong kaibigan si Brett Lasay, in fact, meron po siyang presentation this year sa Roostech. At ito po ay available online sa roostech.org. So isi-search nyo lang po doon na Philippines, at may lalabas po yung mga videos na tungkol po sa Pilipinas o pag-research tungkol sa family history sa Philippines, maging yung mga naka sa mga nakalipas na taon, mga presentations kagaya ng presentation ni Miss Mona Magnovilus last year, at iba pang mga nagpresenta na po sa Roostech. Ito po ay 100% free at ma-access po online. So kahit hindi, sa mga kaibigan natin hindi man makarating doon sa Salt Lake City, Utah, kung saan po ginaganap yung Roostech, ito po available din online. At inaanyayahan po natin lahat na makibahagi o matuto dito po sa roostech.org. Yan po yung address, roostech.org. Again, ito po ay libre naman, no, na ma-access natin. Yeah. At roostech.org, maging kabahagi po sa humigit kumulang 4 na milyon na sumasali po sa roostech.org taon-taon for the past couple of years. Yan po ang number ng mga taong nanonood ng mga videos dito sa Roostech. Alam niyo nga po, di tayo nga po ay maraming salamat po at naibitahan tayo dyan sa Salt Lake, Utah, no, sa gathering ng roostech.org, no. Ako'y namanghap po eh. Kasi hindi lang na po dokumento na ang pinag-uusapan. Aba, yung mga nakabot doon ay meron ng mga ano, tawag dito, genetics na, no? Yung yes. Ating, di ba? DNA. DNA na po ang parang wala pa sa vocabulary ko yun eh. Eh ngayon eh, nung makita ko, aba, hindi lang isa, dalawa, apat yata o more than that pa yung meron nang nakafocus sa ganyan para matrace natin yung ating ancestry, no? Kakaiba po talaga. At
Talaga namang napakabuti na mayroong mga tumututok sa ganitong bagay, no. Ito na niyo po itong comment ni Mark Robert Castillo. Ito meron siya. Oh. I asked the Archdiocese of Caceres if I could access the physical copy, pero wala na daw. Unfortunately, destroyed na. Luckily, Family Search has been able to digitize it. Imagine. Ayan na 'yung sinasabi natin. No, ayan na 'yung sinasabi natin. Ito naman si Sir Romy. Yes, sir. Yeah, yeah. Oh, if I may lang po tungkol dun sa comment ni Mark. Ito po yung isang gusto ko pong i-highlight din na advocacy ng Family Search. Na kapag katapos namin itong na-gather at na-preserve para sa mga record custodians, yung mga records na to, bukod sa pag-provide ng access, ang number one po na unang-unang ginagawa namin pagkatapos naming makuhanan ng litrato, itong mga pahinang to, binibigyan namin ng kopya yung record custodian para magkaroon sila ng sariling access. Ngayon po, digital access. No? So, digital bibigyan namin sila ng hard drive or ng USB, depende sa laki po ng collection nila. At ngayon po, proactively, binabalikan namin yung mga panahong nag-microfilm pa kami since the 1970s, binabalikan po namin isa-isa yung mga parishes at mga archdiocese or diocese na kinuna namin ng mga record at ino-offer namin ngayon sa kanila yung tinatawag po na digital reading room na isa pang software na dinevelop din namin para po magkaroon sila ng easy access sa kanilang mga records at mapanatiling preserved yung mga books nila, hindi na mayat-maya kinukuha from the shelves pag may nagre-request. Sa pamamagitan po ng digital images na to na ino-offer namin na magkaroon sila ng libre, magkakaroon po sila ng digital access na isang click na lang o isang search, lalabas yung record. Pwede nilang i-print at makakapaglingkod po sila ng mas mabilis sa kanilang mga patrons o sa mga nagre-request po ng records. Isa po yan sa mga advocacy namin ngayon na nawa po ay matulungan natin na spread po yung balitang yan. So, ay Mark na nakipag-ugnayan dun sa Archdiocese of Caceres, kung may pagkakataon po kayo, pakisabi na willing po kami silang bigyan ng mga digital copies. Wow! Alam niyo po yung binabanggit niyo na yan, no, na digital copies, no? Ako, I really appreciate that kasi katulad nyo ni Miss Rose Mendoza, no? Naranasan namin yung walang microfilm, nagkaroon ng microfilm, ito digital na yung ano, yung napakaluwan, no? Less gastos, no? Hindi ka mapapagod, hindi ka gigising na umaga para mag-travel, marating sa archives at babalik ng wala pang hapon kasi rush hour na, kailangan mong magpondo para sa pagkain mo, 'di ba? Mga ganun. Lahat po 'yan kung naka-digitize, pwede mo na siyang i-access mismo sa bahay mo. So talagang at hindi lang ikaw, maraming pwedeng mag-access kasi yung iba sinasabi, uy, ako lang may alam nito, tatago ko 'to. No, sabi mga ganung ang mga researcher no? Para iba ako sa ibang researcher. Tatago ko to, hindi ko sa kanila sasabihin. Eh ngayon democratized na. So, hindi na pwede po yung mga ganyan, no? Saka, kaya naman po natin dinedemocratize. Well, with due respect syempre sa Latter-day Saints, no, na talagang kasama ng inyong paniniwala 'yon, no? Na talagang dapat siyang ma-trace lahat, no, dahil nga sa doktrina, sa paniniwala. Well, side by side naman sa Philippine heritage, no, Philippine history, napaka-importante rin, no, dahil nga sa actually sabi nga ng lahat yung mga malalaking upheaval sa kasaysayan pag tinignan mo sa likod away ng mga pamilya pala yun. O, di ba, desisyon pang pamilya, desisyon personal, di ba, mga ganun no, na meron pa lang ganung bagay. O, bakit sila nagkasunod, ba't ito binoto, yung pala magkabag-anak pala na malayo, mga ganyan. So, importante. So, hindi lang yung religious aspect kundi yung social, no, aspect. At syempre, maski na ako, gusto ko rin matrace syempre ang aking mga ninuno. So, parang masaya, di ba? Parang naglalaro na parang light moments na inaalala. Sino ba lolo ko? Sino ba lola ko? Sino ba ang sa
hindi siya ano eh. Sa tingin ko, sir, ano eh, parang hindi pa siya tinitingnan bilang trabaho. No, parang ano lang siya, parang personal initiative lang ng isang pamilya, miyembro ng pamilya niya. Pero ang data na ginagamit ay talagang tinrabaho, no? Tama po. Marami po. Ako mismo, doon lang rin po ako nagsimula sa curiosity. Kumbaga, curious ka lang na malaman kung sinong kalololohan mo. Pero kalaunan, kapag into family history research po kayo talaga, marami kasi kayong ma-realize ng mga bagay na doon lang sa pagsasaliksik ng inyong family history, doon mo lang ma-experience talaga na yung mga feelings na yon, na ma-realize na ganito pala yung mga pinagdaanan ng mga ninuno mo, nagtagumpay sila. At ngayon, dahil nagtagumpay sila, andito ka. So, napagtatagpi-tagpi mo ngayon yung mga chain of events sa buhay ng mga nauna sa'yo. Na ang resulta ng lahat ng yan ay ikaw. Tama, ang kwento mo, ang kwento nila ay kwento mo. So by and by, no, from sa akin, ganun po ang nangyari. Out of, from curiosity, naging advocacy sa akin, at naging passion sa akin yung pananaliksik. At ngayon, isa po sa mga talagang gusto kong gawin ay tumulong po sa mga taong gusto talagang saliksikin yung kanilang mga angkan. Oo. Nako, narinig niya, ha? Gustong tumulong ng ating kabayani. Kaya, nako, lagot kayo. Pupuging kayo. Ating mga kabayani. Hanggat sa kaya po natin. Hanggat sa kaya. Siyempre, masagot. Sir Noel. Opo. Shout out nga pala kay Sir Noel. Sir Noel. No? Marami po tayo mga volunteers na tumutulong na kagaya ko. No? Hindi lang naman din po ako. Marami pong mga member ng organisasyon namin, ng simbahan namin, na willing din tumulong sa kahit po hindi namin kapanampalataya. Okay lang po yun. Basta ang common sa atin ay kailangan nating makilala yung pamilya natin at kailangan natin ipreserba yung mga records na to. So kung saan man, iba't iba man pinanggagalingan natin, nakikita po tayo dun sa common interest natin na makilala ang ating mga ninuno at mapreserba yung mga records para makilala natin yung mga ninuno natin. Yun na nga eh. Pag walang record, wala. Imbento, no? Puro mga marites na mangyayari dyan. Ito, sir, may mga comment mo na ilan, no? Si Sir Romy ng Abit Historical Society, Imus Historical, no? Mm-hmm. O ayan, nagawa daw niya i-research sa kanyang family tree sa Imus, no? Hanggang ngayon, nagre-research pa siya. Yan. May nanonood sa atin from Nai. Salamat po for sharing that. Apo, si Miss Joyce de Mesa, nanay, nanonood. Si Angela Esteban Gray, sobrang paghangap daw po sa inyo, no? Mahirap po yung ginagawa ninyo, no? Sa family search. So sana ay matutunan na nila yung technique, no? Para mapadali ang pag-research. Technique sa pagpindot, siguro. Yung mga kapapasin na ngayon, eh, no? Lalo na opo, po, yun para po yung actually, yun ang ating pinag-usapan, yung generated AI, no? Talaga ako, namangha talaga, eh. Doon sa plenary, no? Sa unti-unti, ay mapag-uusapan po natin yan, no? Nakakagulat na itatranslate sa harapan mo yung dokumento. Nababasa po, ano? Nababasa ng computer yung madalas hindi na natin kayang basahin. At ang kagandahan naman po talaga nitong technology ay nag-i-improve siya to by and by. Maging itong AI, depende pa rin to sa tao, sa mga taong nagko-correct ng information. The more na kinokorrect ng tao yung information, ibig sabihin kailangan pa rin natin ng volunteers, the more na nagiging accurate yung AI sa pagbabasa ng mga dokumentong ito. At it keeps getting better po abang lumalaon. So, wala pong pupuntahan ito kundi puro improvement. Mm-hmm. Sarili, talagang yung napaparanood natin, no? Nagde-develop siya na mag-isa, no? Ito sa ating pop historian, no? Na doktor na, Dr. Shao Chua. Congrats sa success ng conference, no? Mabanggit po natin, kasama natin ang chairman ng ano, no? Ng National Commission for Indigenous Peoples, no? Actually po, ang pinag-uusapan na rito ay yung oral, ano, di ba? Kakaiba na lang, hindi lang dokumento, no? Oral genealogy, isipin nyo yun, no? Talagang
sinasakop na po lahat. Napakaganda naman kasi sino ba naman ang magpupundo sa mga ganyan? Sa totoo lang, wala pa akong nakitang ibang mga maski na eskwelahan, maski nga ang pamahalaan eh. No, na pupunduhan mo yung ganyang ang NCCA may funding, ano, yung grant yan eh, yung competitive grant yan. Pero kayo talagang parang kinokontrata na eh, no? At pag-research tayo dyan, kayo mag-research kayo, malaman lang natin yung mga ethics, no? Kaya nga kasama natin ang chairman, no? Ng ating NCIP, no? Si Ma'am, NCIP. Jenny, no? Na nakasama natin. Mara, nanonood yata ngayon. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Jenny. Doc Manny, mabanggit ko lang po, no? Yeah. Apo. Mabanggit ko lang po, at the core of this, no, yung dahilan po kung bakit kami ganito ka passionate about preservation of records, bakit namin ito binubuhusan po ng resources, ng pondo, kasi kung wala pong gagawa nito, no, it's a race against time. Pinag-uusapan po natin yung oral genealogies, ito po, hindi na dokumentong mga nasusunog ang pinag-uusapan natin, o dokumentong inaanay. Ang oral genealogy po nakadepende sa buhay at memorya ng mga nakatatanda na nag-narrate po ng mga oral genealogies na to. Pag sila nawala, isang ubo lang, no? At nagkasakit at namatay, wala na po yung buong knowledge na yun. Ito po ang dahilan kung bakit kami working round the clock sa pag-craft po ng mga nag-negotiate po kami with the government through NCIP na magawa na po ito sa lalong madaling panahon habang may buhay pa na pwedeng interviewin, kasi baka pag pabagal-bagal tayo, eh wala na tayong masyadong makuhang mga oral genealogies to represent ang ating pong mga katutubo na madalas ay hindi po natin walang makikita dokumento. Ang kanilang mga walang dokumento. If you come to a certain point, if you get to a certain point, wala po talaga silang dokumento. Hindi sila nag-re-registro kasi nasa bundok sila o kung ano pa mga dahilan. Yun po ang karanasan natin. Kaya yun, yan ang innovation ngayon. Talagang pati yun sinasakop na. Kaya ako, napakalaking tulong po talaga ng itong proyekto. Ito, nag-comment siya, no, si Dr. Chua, Xiao Chua. Family Search ay tagumpay ng ekumenismo. Kasi nga, hindi nga lang po member. Lahat na po, no? Sakop na, no? Kaya maraming salamat. Pero sa mga magandang comment ni Sir Chow, ito na. Guwapo ni Felvir at ni Jennifer. Salamat po. Kasi na na-delay ng flight namin, guwapo pa rin, ano? may mga jet lag pa po tayo. Jet lag po. Alam niyo po, kagagaling lang po sa Amerika via Japan, ha, ng ating kabayani, no, Sir Felvir, no, at mabuti po ay tayo po ay napaunlakan. Malaking bagay po. Ito po isa, medyo na, ano, thanks to Felvir, we saw my maternal grandmother's baptismal record, which did not correct her name but also her birth year. So, yung mga alam niyo na birthday ng mga lolo niyo, baka mamaya, mali pala yun kung yun lang alam niyo. Kailangan, mayroon pa yung ma-resource, no? 1904, yun pala, 1903 pala, ano? Ayan. So may mga ganyang mga mga pangyayari, no, na nako-correct dahil nakikita talaga yung dokumento. From Sir Nereo po ay si Sir Nereo po ay public information officer sa lalawigan po ng Iloilo. Iloilo. Ito, watching from Dapitan City, si Ma'am Sophie. Yan. Meron isang tanong, no, maaari po ba na ipa-digitize sa inyo ang mga lumang dokumento na amin nakalap sa tingin namin mahalagang mapreserba? Paano po ang proseso nito? Salamat po. Nako, Sir Lito. Connect na lang po tayo na kay Sir Felvir kasi wala lang tayong oras, no? Opo. PM niyo lang po ako. Matutulungan namin kayo diyan. Ayan, si Sir Daniel. Salamat sa mga kapatiran ng LDS para sa pag-iingat ng mga dokumento. Alang anuman po. Para sa bayan. Meron, ang kwento nila ay naging kwento ko, di ba? Marami. Mayap abengi po ang Hilito David. Ayan. So welcome back to Kumani from Tawi-Tawi. Worldwide po pala ito, si Joe Hansen po ay taga Amerika. Oh, from Melbourne na Australia. Australia. Magandang gabi po. Yolanda Darum Villegas.
So sir, wala na po tayo masyadong time, no? At talagang napakahitik na hitik at alam kong kulang tayo sa oras. Sana nga may part 2 pa. But alam po ninyo, ako'y gumagamit ng microfilm. Sa UP Diliman pa yan, sa microfilm section. Alam nyo kasi ang microfilm, meron din tamang temperatura yan, di ba? Kung pag hindi tama ang temperatura, nag-aagiging acidic, nagdidikit-dikit. Eh ngayon, nakakuha ko ng, kukuha ka ng microfilm, tapos lalagay mo sa no? So dikit-dikit na, no? Iniikot kong ganyan, naputol bigyan. naputol, lumutong na eh. Lumutong, naputol. So, eh, yun ang, yung mga klase po ng microfilm na gano'n. Yes, so pag luma-luma na, lumulutong, no? Hindi na pe-preserve na tama yung humidity. So, ibang-iba talaga ngayon, yung meron na tayong digitized copy, no? At talagang, kakaiba na. No? So, Sir Felder, ito po ang last comment. No? Ang dami, no? Ang dami na comment. Anyway po, sir, siguro ano na lang tayo, no? Final note para sa ating mga kabayani, kampi, kababayan, no? At kung paano sila matutulungan sa kanilang pag-raise ng kanilang family tree po. You have the floor, sir. Aming salamat po, Doc Manny, again sa pagbibigay po sa atin sa inyong plataforma ng panahon para makapagbahagi po tungkol sa advokasya ng family search at ng patungkol po sa family history. Ang masasabi ko lamang po sa mga gustong magsaliksik o magpatuloy na magsaliksik ng kanilang family history, ay patuloy pong susuporta sa inyo ang family search sa pamagitan po ng ating website na familysearch.org at mga apps na Family Tree at Memories. At meron po tayong mga volunteering apps din na katulad ng Get Involved at Indexing. So patuloy po aming pagkolekta at pagpreserba ng mga records ng ating mga simbahan at ng ating pamahalaan. At patuloy po natin itong ginagawa upang ang lahat po ay maalaala sa pagdating po ng panahon. So that all who may be remembered, ika nga, because naniniwala po kami na ang lahat po ay hindi man sikat, no, ay karapat dapat na maalaala. Sa mga records na ito, ang kanilang mga kwento ay tatanto natin at maikokonekta po natin sa ating mga personal na naratibo, personal na mga buhay. At ang payo ko lamang po sa mga gustong manaliksik ay magtanong. No? Ang nagtatanong po ay pinagpapala at huwag po mawalan ng pag-asa. Meron po mga resources available, hindi lamang sa familysearch.org. Meron po jenny.com, ancestry.com, myheritage.com. Ito po ay makapagbibigay po sa inyo ng mga tulong at iba pa pong mga resources para po sa inyong family history journey. At kung meron po kayong katanungan, magtanong lang po sa akin po. Pwede po kayong mag-PM sa akin sasagot po tayo sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat po. Sir Felder, no, siguro gusto ko rin magpasalamat, no, iparating sa pamunuan ng ating simbahan, no, ang The Church of Christ of the Latter-day Saints, no, na ang isang pasasalamat, no, ng mamamayan Pilipino, no, para doon sa inyong ginagawa, no, na napakalaking tulong, no, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lahat ng henerasyon, no, at sa darating pang henerasyon, no, tayo yung bridge sa past at sa future, no, na ginagawa po ito, pinupunduhan, binibigyan ng atensyon, no, para lamang ang lahat ng mga tao, hindi lang mga Pilipino, lahat, no, ay mabalikan ang kanilang kasaysayan. At syempre, sa pamunuan din ng Family Search, sapagkat sila yung naka-front dyan, eh, no, sila, kayo po yung mga naka-fronta dun sa mga programa at kung paano palalawakin at pa-improve pa yung inyong mga serbisyong libre, no, nakakatuwa talaga yun, no. Dahil sa sabi ng ng iba sa panahon ngayon wala nang libre pero buong meron pa yata. Kami po lahat libre. Lahat libre, no. At mapasalamat po ako at ako po ay naimbitahan, no, para maging bahagi ng panel ng na ating ginawa sa Salt Lake City, Utah, no. So at ano po ang asahan ng ating mga kababayan, syempre tuloy-tuloy po ang gawain ng simbahan para sa pagpupondo sa bagay na yan, sa Family Search, para ma-access pa ng ating mga kababayan. At siguro sa ganun atin naman sa NHCP, sana po ay
kami rin po ay magkaroon ng maging venue na eventually no na pag-uusapan na rin ngayon, sana matuloy no, magkaroon tayo ng isang assemblya tungkol dito sa Pilipinas no, para sabi nga matuto tayo yung mga technique no, paano mga pamamaraan kung paano i-access yung ating mga data tungkol sa ating mga ninuno no. So through having a conference or an event on family history research. So with that, sir, maraming salamat ha, sa maraming salamat po, Doc Manny. Sa oras na ating kwentuhan. Magpahiya na po kayo, pasensya na kayo. Alam mo kung wala po nga naman. Wala po nga naman. Looking forward sa part 2 kung meron. Salamat marami po. Tayong sino? Parting okay, saluted. Good night po. Bye-bye. Good night po sa mga manonood. Salamat po sa inyo. So ayan po ang ating ating naging guest no ngayong gabi si Mr. Felvir Dieta Ordinario no, at talaga namang nakatutok no sa ating sa serbisyong pampubliko, serbisyong bayan. Alam niyo, naniniwala ako na maski wala ka sa gobyerno, nagseserbisyong pampubliko ka no, kasi tumutulong ka para doon sa mapagsilbihan ng ating mga kababayan sa mga kaparaan lalo-lalo na libre no. Hindi naman imagine from private sector nagbibigay ng tulong no sa public sector, at napakalaking bagay po 'yan. Tandaan po ninyo, meron kayong kayang gawin. Tayong bawat isa sa atin meron kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba, 'di ba? So 'yun po ay dapat po ibinabahagi natin ang talento natin na 'yan. Kung marami kayo, magsama-sama kayo, ibahagi din niyo yung talento ninyo, no? Sapagkat sa bandang huli, ang makikinabang yan ay publiko din, no? Kaya yan po, at yan po rin ang spirit, no, na dinadala ng ating kabayanin. Ito po ay public service program na kung paano man tayo makakatulong ay gagawin po natin sa pamamagitan ng streaming ng iba't ibang mga programa, iba't ibang mga topic tungkol sa preservasyon ng ating kasaysayan at kultura. So with that po, maraming salamat po at tumunghay po kayo. Alam niyo po, itong buwan ng Marso, nakafocus dapat tayo sa ating mga mamamayan, kababaihan sa kasaysayan, no? Pero pinili natin na tutukan muna itong family research, no? History research, sapagkat napakalaking ingredient, no, sa pagbuo ng ating pambansang kasaysayan. Kaya tingnan natin, baka magkaroon tayo ng guest na mga prominent women personality sa ating programa. With that po, maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mga kabayani, inaanyayahan namin ang lahat na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ng ating programa. Ang programang ito ay mapapanood din natin ng simultaneous broadcast sa APC Channel 31 Best TV. Ako ang inyong host, si Doc Manny, ang inyong kabayani.